Hello po mga friendship, ngayon po magluluto po tayo ng pasit kanton. Una po natin i-fry ang ating squid ball. Fry po natin ng bagya lamang. Yan po, tapos samuin po natin. At ngayon po magigisa na po tayo ng ating gulay. Yan, na po ang ating bawang. Tapos mix-mix lang. Pagkatapos pong ilagay ang ating bawang, ilagay na po natin ang ating sibuyas. Yan, mix muna natin ang ating bawang at sibuyas. Patapos po ng bawang at sibuyas, ilagay na po natin ang ating atay at balon-baluna na pinaghiwa-hiwa po namin ng maliliit. Yan, tapos mix-mix lang po. Sunod po natin ilagay ang ating chicken breast. Yan, pinaghiwa-hiwa din po namin ng maliliit. Tapos, i-mix lang po natin ito. So, ayan na po, pagkatapos po natin i-mix, ayan lang po natin na maging golden brown ang ating atay at balon-balunan at saka chicken breast. Pagkatapos, mix po natin ulit ito. At pag naging golden brown na po siya, lagyan po natin ng konting tubig. Pagkatapos, ayan lang po natin kumulo ito at lumambot ang ating atay, balon-balunan at chicken breast. Tapos, takpan po natin ito. Pag kumulo na po ito, ilagay na po natin ang ating squid balls. Pagkatapos po natin ilagay ang ating squid balls, ilagay na po natin ang ating carrots. Yan, tapos mix, mix, mix. Yan, pagkatapos po natin i-mix, ilagay na po natin ang ating mga pampalasa. Ayan po, ilagay na po natin ang ating toyo. Konting toyo lang po ang ilagay po natin. Tapos, susunod po natin ilagay ang ating Knorr seasoning. Yan, at pagkatapos po natin ilagay ang ating Knorr seasoning, lagay na po natin ang ating oyster sauce. At pagkatapos po natin ilagay ang ating oyster sauce, susunod po natin ilagay ang ating powder pepper. Pagkatapos po natin ilagay ang ating powder pepper, at alu-aluin lamang ito at maghintay ng ilang segundo hanggang sa umulo at hanggang sa mag-absorb ang ating mga pampalasa ng ating saog sa ating pasit kanton. At kapag kumukulo na ito, ilagay na po ang ating pechay bagyo. Yan, tapos alu-aluin lang ito at huwag po natin i-overcook ang ating gulay kasi mas masarap po ang gulay kapag hindi po siya overcook. Yan, tapos maghintay lamang ng ilang segundo hanggang sa maluto ang ating gulay. At ayan na po, luto na po ang ating saog para sa ating pansit kanton. Ngayon po, anguin na po natin ito at lutuin na po natin ang ating noodles. Sa ating pinag-isa po ng gulay, doon po natin ipakuluin ang ating noodles. So, ayan po, yung ating tubig, nilagyan po namin ng Knorr cubes, Knorr chicken cubes, powder pepper, konting toyo, at toasted garlic. Tapos, kapag kumukulo na po ito, ilagay na po natin ang ating noodles. Tapos, alu-aluin lamang po ito hanggang sa mag-absorb ang sabaw sa ating noodles. Yan, ganyan lang po. Pagkatapos po, pag kumulo na po ang ating noodles, patayin na po natin yung apoy para hindi po ma-overcook ang ating noodles. Pagkatapos, ilagay na po natin yung ating saog sa ating noodles. Yan, patay na po natin yung ating apoy para hindi po siya ma-overcook. Tapos, mix-mix lamang po ito. Mas masarap po sa pasit kanton pag hindi po masyadong overcook yung ating noodles. At ayan na po yung aming pasit kanton. Ito na po siya. Ayan na po ang aming finished product. Maraming pasalamat sa aming mga followers at sa aming mga viewers. God bless you all.